what's up mga tit? Kamusta kayo? At welcome back ulit sa channel ko mga tito. Ngayong araw na to, i-feature natin ang 15 years old na may talent sa pagbibreed ng Japanese Koi. So tara mga tits, pasukin na natin to. Baka pasukin pa ng iba. So yun, Otit. Otit Giano. Giano, sir. Giano. So yun, mga tito, kasama na natin si Otit Giano. At dito, mga tito, sa facility na anong meron dito, Otit? Mga koi po, sa facility na to. Koi. Mga koi. Japanese koi. Japanese koi. Ano yung mga koi, Otit, na nandito sa loob ng pan? Maraming klase ng koi dito. Maraming variety yan. Meron tayong mga dilaw dyan. Mga, ayan, sa tulad niyan. Tawag ko dyan, mustard, kasi nga yung kulay mo. Yung dilaw. Ayan, pinakamalaki. Ayun, ito. Ayan, matatawag na dilaw. Ayan, pinakagusto kong dilaw. Tapos meron din dyan mga Senshoku, Showa. Ayun, meron din mga, tawag dito, may mga Ochuri. Ayan, black and white. Merong tatlong klase ng Ochuri eh. Yung Hi Ochuri, pula, tsaka orange, tapos itim. Ayun, yan. Tapos, pag Hi Ochuri, yung dilaw, nang itim. Tapos, Hiro Ochuri, yun yung ano, black and white lang. Ayan, katulad ng isang koi dito na black and white, ayan. Black and white. Ito. Okay, ito. Ayan. Ayun. Maliit pa yan, pero pag sa koi kasi ang titignan mo dyan, hindi yung present na itsura nila, pero yung future na mangyayari, magiging itsura nila sa future. Paglaki nila? Paglaki nila, kasi doon ka dapat tumingin. Pag yung, kumbaga, advance ka mag-isip, ayan, sa koi. Katulad ng mga ganyan. Kasi yung itong sasabihin mong basag yung pattern nyo, hindi. Makikita ka potential ko dyan eh. Mga potential ko talaga yung matatawag. Anong mas advisable, Otit? Bumili ng maliit na koi o bumili ng malaki na yung kita mo yung potential niya para sa'yo? Kung akin, mas gusto ko yung maliit na koi tapos ikaw yung papalaki. Kung mayroon mas nagiging malapit sa'yo yung koi tsaka yung magiging proud ka. Tapos ang maganda dyan, may mga potential ko talaga. May mga sa koi, advance ka dapat mag-isip eh. Ayan yung ano dyan. Paano advance mag-step on? Titignan mo yung magiging future na pattern niya, kung hiniwalay yung pattern niya para maging mas malinis yung itsura niya, maging desirable sa mata ng tao. Kesa yung, mga malalaki pa rin kasi nadadala ng pagiging malaki yung ganda. Pero pag maliit pa siya, hindi siya ganun kaganda. Meron, kumbaga, merong maliit na paglaki maganda, merong maliit naman na paglaki, hindi gumaganda. Oo, may ganun. Minsan may papangasin. Pero nung titignan natin doon, yung parents ba? Yung glad day ng parents? Or paano ba? Sa pattern pa rin. Sa pattern. Sa glad day ng parents, yun ay 30% lang pag sinabi ng pero kung depende ka sa pattern, kung makikita mo pwede siyang may sabak sa toes, kayang-kaya na i-out ng malaki yan din. Saka, ayan talaga yung pag-titignan mo sa pattern. 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 Pero ano yun? Lakasan lang ng loob. Kasi sabi mo kanina, mayroong maliit, tapos pumapangit naman paglaki. Di ba? Meron po. Lakasan na lang ng loob. Lakasan na lang. Kung ano yung kayang, Makiba tayo, Otit. Ano yung pinakamahal na koi dyan? Yung pinakamalaki rin na koi dyan, na nasa 17 or 18 inches din. Ito po yung pinakamalaking koi na, ayan, ang presyo niya na 7,000. Ayan. Ito, baling, ito, lumalapit ayan, dito. Malaking yan. Bakit naman, Otit, medyo may price siya? Kasi baka sabihin ng iba, Otit, may nabibili nga akong koi. Sa Cartimar, 35 pesos lang, 40 pesos lang. Pero ba't ito, 7,000 siya? Una-una sa lahat, dahil sa bloodline pa rin ay, katulad nga sabi ko kanina, 30% lang ang kukunin sa bloodline, kaya siya mahal. Kasi galing siyang Japan na yun. Tapos, 70% na yung pattern niya. Kasi unique color niya eh. Kasi yung base color niya ay gray na tinatawag na magoy. Tapos ang mismong pattern niya ay yung maroon. Ang tawag doon ay galing siya sa Aigoromo maroon. Ayun ang ano dyan. Ayun ang nagpapaganda ng presyo niya. Ito naman yung breeding ng Japanese koi. Kapalabas ako ng Ochuri, black and white ng lahat. Tapos ang ayan yung babae, yung black and white. Tapos yung dalawang purong puti, ayan yung lalaki. Okay lang ba yun sa Coyote pag binread mo yung solid color tsaka yung may pattern? Mas maganda yun kasi hindi siya magbabasag-basag yung anak. Yung kumbaga yung pattern niya, desirable pa rin. Kasi ang babae yung may pattern,
haluan mo ng may pa- walang pattern na lalaki. Ayan yung plain color lang. Ayan, it's either puti o yung mga black, pag ganyan. Tapos, ang gagawin mo dyan, pag lalaki naman, pag ang babae naman ng walang pat, walang pattern, siya yung solid color, pwede kang maghalo ng may pattern dyan, pero onti pa rin yung pattern, para, ano, hindi pa rin talaga babasag, walang sisira sa gusto mong palabasin na ulay. Matanong ko lang, Otit, ilang years na kayo nagbe-breed ng koi? Koi. Si, yung father ko po, yung daddy ko, 24 years na siya keeper ng koi, hanggang ngayon. Nag-ano pa rin siya, mentor ko pa rin siya. Pero nung ako mismo, nag-start ako mag-breed ng koi is 2016 or 2017. 2015, ayan, 2015. Nag-start ako mag-breed nun. Palpak pa halos lahat, hindi ako magaling magbuhay ng anak. Pero tinutulungan ako ni daddy ng pagbuhay ng anak tsaka pagpili ng breeder. Pero nag-start ako mag-experiment, gusto akong palabas ng ano. Pero madalas failed eh. Failed kasi nga, nagbabasag yung pattern ng koi. Ang anak pa naman niya ay masasayang lang pag pangit kasi ang anak niya ay nasa libo. Ang egg niya nasa libo. Sayang din pag pangit. Kaya pipiliin mo talaga ng maganda na parents para makuha mo yung gusto mong palabasin na kulay. Kulay. So ito, Otit, itong setup na to, natural breeding to, no? Yung ganito, no? Ayan ang natural breeding talaga, hindi yung piga-piga, yung artificial kasi tinuturukan pa nila ng pampatulog yung koi. Ayan. Ayan, may stages yan eh. Ayan yung bagong lagay, yan yung courtship. Panliligaw nila. Ayan yan. Ano to, kunyari nagsalang ako dito ng mga hapon. Ano to, kinabukasan ng madaling araw ba? Anong senyales, Otit, na nagbe-breed na sila? Una, mas maganda tingnan mo yung ilalim ng babae. Makikita mo yan na mapula na. Tapos, pwede mo rin pigain kaso nga lang. Baka mamaya magdire-direto yung labas ng itlog. Mahirapan yung lalaki. Mabilis din dapat labas ng sinilya niya. Kailangan mabilis siya. Tapos itong net, Otit, dito nila ilalagay yung eggs, no? Tama yan, Otit. Kasi yung sa beta nga, ayun yung ginagamit ng iba plastic eh. Dito naman sa koi, net. Yung minsan halaman, trinay ko yung sa halaman kaso na napapanis yung tubig parang bumabaho. Tapos, pwede rin yung sako, yung mga sakong ginupit-dupit. So, mayroon ka rin dito mga ibang isda. Mga pang-out din to? Mga pang-out yan. May mga, ayan, angel fish. Meron tayong dalawang klase ng angel fish dito. Yung pure black tsaka yung platinum white. Platinum white tsaka black? Opo, ayan ang angel fish natin. Magkano naman yung out mo dito sa ganito, Otit? Yung mas maliliit, pwede siyang may out ng 35 hanggang 40. Tapos meron dyan yung mas malalaki. Ayun yung mga kaya nga i-out ng 50, 50 mga ganyan. Any color na yun? Sa any dalawa? Any color na yun. Tapos ito, meron ko rin danyo dito, Otit. Ayun mga longfin danyos. Nagbe-breed ka rin yan, Otit? Nagbe-breed ka, so ayun na lang natira kong mga breeders. Na-out ko lahat. Dito naman ulit, may gapi tayo dito, mga male tsaka nahalo ko yung female dyan dalawa kanina. Kaya, ayan, may mga in-out ko yan, may mga maliliit dyan na kaya nang mag-breed. Pwede for breed na rin siya. In-out ko ng 30 pesos. Tapos yung mga malalaki yan, yung mga pumapatak ng 60. Halo-halo ko na siya, ayan, may nahalo pa akong dalawang female dyan kanina. Ayan, halo-halo na siya, kaya nagbibenta ko ng mga mura lang. Mura lang yung mga presyo niyan. So dito sa mga gapi mo, Otit, pang masa siya, no? Pang masa yung mga gapi niyan, Otit. Yun, parang ano siya, kahit bata, makakabili, panimula nila. Panimula nila yan, para matuto sila mag-alaga ng isla. Yung sa rapsalt, yung mas durog yun, no? Mas durog rapsalt. Mas mabilis madurog. Walang natitirang buo, ayun yung rapsalt. Kaya mas maganda. Pag nagkamali ka ng lagay, ay days na lagay niya. Mahirap baka, lalo lang, ano lang isda, magpa-paralyze lang. Itigas lang yan, parang mami na yan. Meron din tayong mga koi na in-out, ayan, mga pour out yan. Yung mga kuhaku, yung mga platinum white. Iba-iba yung platinum white dyan. Meron dyan, doitsu na platinum white. Kumbaga, big scale siya. Ayan, mas maganda yung presyohan yan. Magkano naman yung price natin dyan, Otit? Ang price natin dyan ay 150 to 300. Pabasa tayo lagi sa pattern. Pattern talaga, Otit, no? Pattern talaga. Ayun yung number one sa koi.
Pag yung malaki ba yung size niya, tit, mas mahal din, ganun. Mas mataas ang presyo pag malaki yung size. Pero that pa rin, maganda yung pattern. Mm. May commercial ako. Pinauli kang commercial yung ano. Ano yun? Sa Yay, bago ilabas yung black box. Ano? Pero maraming madalas yun sa Jimmy 7. Yung nga magpakailan na. Anak ako. Anak ako na lead. Ng leading role. Yung pandemic eh. Ayun, ipwento mo nun.